Kabanata 5,067 hanggang 5,070. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2 oras na paglipad. Dahan-dahang lumapag ang helicopter sa palasyo ng Maharlikang Pamilya sa Bergen. Ang palasyo ng Maharlikang Pamilya ay matatagpuan sa mga suburb at sumasakop sa isang malaking lugar. Gayunpaman, dahil sa paghina ng Maharlikang Pamilya sa mga nakaraang taon at pinutol ng Kongreso ang budget ng Maharlikang Pamilya, lumalabas din na medyo sira ang palasyo dahil sa kawalan ng pagkukumpuni. Ang sariling pinansyal na sitwasyon ng pamilya ng hari ay hindi optimistiko. Kahit na ang mga asset ay may higit sa 1 bilyong euro, karamihan sa mga ito ay mga diskwento sa real estate. At ang mga real estate na ito, ang Maharlikang Pamilya ay hindi maaaring magbenta ng habang buhay. Halimbawa, sila ay nasa kabiserang lungsod ng Oslo. Ang palasyong iyon at ang palasyo sa Bergen ay mahalaga, ngunit kapag naibenta na nila ang kanilang ari-arian ng ninuno, siguradong tatanggihan sila ng taong bayan. Para bang ang Maharlikang Pamilya ng Ingles ay bumaling at ibinenta ang kanilang Buckingham Palace na tiyak na magdulot ng kaguluhan. Pagkalapag ng helicopter, ramdam ni Charlie ang kakulangan dito. Iilan lamang ang mga tauhan na naka-duty sa malaking palasyo at sa plaza sa gitna ng palasyo. Ang stone cementadong sahig ay maraming sirang bahagi na hindi pa naaayos. Ang mas nakakatakot ay kahit ang mga street lamp na nagbibigay liwanag sa paligid. Hindi hihigit sa 3. Ang isang bahagi ay hindi maliwanag. Hindi inaasahan ni Helena na ganito na palakas aire ang palasyong ito. Mula nang mawalan siya ng suporta sa Maharlikang Pamilya, maraming taon na siyang hindi nakapunta sa palasyong ito. Nang makakita ng ganitong sira-sira na eksena, medyo napahiya siya saglit. Kaya't nasabi na lamang niya kay Charlie na medyo nahihiya, "I'm sorry, Mr. Wade. Matagal na dito. Ito ay hindi maayos at ang estado ng pagpapanatili ay hindi masyadong maganda, mangyaring huwag isipin." Nang matapos ni Helena ang kanyang seremonya ng enthronement, binanggit ng Mayor Domo sa kanya ang sitwasyon ng palasyong ito. Umaasa na maglalaan ang pamilya ng 10 milyong euro sa palasyong ito para ayusin. Ngunit tinanggihan ni Helena ang panukala ng kabilang partido upang mabawasan ang mga gastos ng Maharlikang Pamilya. Sa oras na iyon, umaasa pa siyang kunin ang mga pondo at gumawa ng higit pang mga aktibidad at publisidad upang mapahusay ang impluensya ng Maharlikang Pamilya. Pero hindi niya akalain na balang araw ay magkakaroon ng intersection ang palasyong ito kay Charlie. Kung alam niyang magkakaroon ngayon, kahit na hatiin niya ang 1 sentimo sa kalahati, she would have to squeeze some budget to repair the palasyo, at least not make it look so shabby. Nakita rin ni Charlie na medyo napahiya si Helena, kaya ngumiti siya at sinabing, "Sa tingin ko ang lugar na ito ay napakaganda, mayroon itong Nordic lokal na katangian. At mukhang isang tunay na makasaysayang gusali. Hindi katulad ng mga attraksyong iyon, na lahat ay moderno bagamat ang mga anti-gang gusali ay kahanga-hanga, ang pakiramdam nila ay medyo hindi kapanipaniwala." Bahagyang tuma, no si Helena at ipinakilala, ang lugar na ito ay may kasaysayan ng higit sa 300 taon. Bagaman ito ay sumailalim sa maraming pag-aayos, ang pangkalahatang balangkas at ang karamihan sa mga istruktura ay hindi nagbago. At ang huling malakihang pag-aayos ay dapat na itinayo noong 1980. Pagkatapos magsalita, sinabi niya ng may kaunting emosyon, "Pero maraming taon na akong hindi nakapunta dito. Hindi pa ako nakakapunta rito simula noong namatay ang aking ama." Tumango si Charlie, nakitang may 2 o 3 oras pa bago lumapag ang kabilang partido. Nakangiting sabi nito sa kanya, "Maaga pa naman. Bakit ayaw mong magpakita sa akin?" "Sige." Sumang-ayon si Helena nang walang pag-aalinlangan at ngumiti. "Bagamat hindi ako nakapunta rito sa loob ng maraming taon, mayroon pa rin akong napakalalim na alaala sa lugar na ito." Tulad ng pagsama ni Charlie kay Helena, binisita niya ang lugar na ito. Sa oras ng Boeing 777 ng Yuantai International Express ay tumitawid sa kalangitan sa Finland. At ito ay halos 300 kilometro ang layo mula sa Bergen. Si Joseph at ang 20 kawal na maingat niyang pinili ay nakarating na sa Oslo sa oras na ito. At ang una niyang ginawa pagkalan, di nga ipadala ang trajectory ng eroplanong Yuantai Express kay Charlie. Nanatiling kalmado rin si Charlie hanggang 1 oras na lang ang biyahe ng kabilang partido. At pansamantalang nagpaalam kay Helena, nakasuot ng itim. At nagmaneho sa Bergen Airport ng mag-isa. Ayon sa pagsusuri ni Duncan, sa huling pagkakataon na pumunta sila sa New York para isagawa ang misyon ng mahiwagang organisasyong ito. Una silang dinala sa Mexico ng Yuantai International Express sa anyo ng kargamento. At pagkatapos ay ipinuslit sa Estados Unidos mula sa Mexico sa pamamagitan ng lupa. Sa makatuwid kapwa-en, adama nina Charlie at Duncan na ang tunay na destinasyon ng kabilang partido sa pagkakataong ito ay hindi dapat si Bergen.
at malamang na springboard lang ito para sa kanilang misyon sa pagkakataong ito. Malamang na dadalhin din nila ang mga patay sa Bergen sa pamamagitan ng kargamento. At pagkatapos ay lumipat sa iba pang mga channel upang dalhin ang mga patay na lalaki sa ibang mga lungsod o direkta sa labas ng Northern Europe. Sa makatuwid, ang plano ni Charlie ay pumuslit sa Bergen International Airport bago lumapag ang eroplano. Pagmasdan ng eroplano, ang mga tao at mga kalakal na ibinaba ng eroplano. At tingnan kung saan ang kanilang destinasyon at kung ano ang kanilang mga layunin. At sino ito? Kahit na ang Bergen ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Norway pagkatapos ng lahat. Ang populasyon ay ilang daang libo lamang. Kaya ang sukat ng Bergen International Airport ay hindi malaki. Ang paliparan ay itinayo malapit sa dagat, ang runway ay nasa hilaga timog na direksyon. Ang terminal na gusali ay matatagpuan sa gitna ng paliparan. At ang mga maintenance at logistics area ay nasa isang gilid ng terminal building. Dahil isa ito sa mga bansa sa EU at ang MGA International na flight ng Bergen ay halos lahat ay nasa loob ng EU. Ang pamamahala sa customs ay medyo maluwag at ang mga international na flight ay dumarating dito. Kung ang mga eroplanong PAM, pasaherong o kargamento ay halos walang mahigpit na pagsusuri sa pagpasok. Ang paliparan ay mayroon lamang tatlong normal na daanan ng pag-access, ang isa ay ang terminal na gusali para sa mga normal na pasahero. Ang isa ay ang channel ng kawani para sa mga panloob na empleyado, at ang isa pa ay ang profesional na pagpasok at paglabas para sa mga kalakal. Ang sitwasyon ng seguridad ng paliparan ay napaka-streamlined din. Karamihan sa buong paliparan ay napapaligiran ng mga bakal na bakod. Ang steel blade barbed wire at security monitoring equipment ang pangunahing mga hakbang sa seguridad dito. Kabanata 5,068. Para sa mga tauhan ng seguridad, ang kabuoang sukat ay hindi malaki at ang mga patrol ay hindi masyadong aktibo. Sa karamihan ng mga kaso, ang seguridad ay nasa monitoring room na nakatingin sa monitoring at security equipment. At kung mayroong isang sitwasyon, agad silang magmadali upang harapin ito. Gayunpaman, dahil ang mga kagamitan sa seguridad ay nagiging mas at mas advanced. Kahit na walang mga tauhan na nagpapatrolya, karaniwang walang sino man ang makakapasa sa pagsubaybay sa kagamitang ito ng tahimik. Kaya halos hindi nagkaroon ng ilegal na panghihimasok ang paliparan. Kahit na may mga paminsan-minsang tao na sumusubok na pumasok sa paliparan sa pamamagitan ng peripheral security measures. Ang mga ito ay tumpak na kinilala ng mga kagamitan sa seguridad. Kadalasan, ang mga tauhan ng seguridad ay inaalertuhan kaagad sa kanilang paglapit at pagdating nila. Ang mga tao ay madalas na nasa bakod na bakal, naghahanap ng paraan upang masira ang matalas na talim na barbed wire. Sa makatuwid, kahit na may mga ordinaryong tao na gustong pumuslit sa paliparan, walang posibilidad ng tagumpay sa lahat. Siyempre, ito ay bago makilala si Charlie. Para kay Charlie, ang ganitong uri ng bakal na bakod na higit sa 3 metro ang taas ay walang silbi. Kailangan lang niyang umakyat ng malumanay para tumalon sa bakal na bakod at maiwasan ang security monitoring equipment sa magkabilang panig. Kaya 20 minuto bago lumapag ang eroplano, madaling naghalo si Charlie sa paliparan. Naghihintay sa pagdating ng Boeing 777 sa gilid ng madilim na runway. Dahil mahigit 2:00 na ng madaling araw, natahimik ang buong airport. Si Charlie ay nakasuot ng wireless na headphone sa oras na ito. At sa pamamagitan ng mga headphone, nakikipag-ugnayan siya ng real-time kina Joseph at Duncan. Sa oras na ito, sinabi ni Joseph kay Charlie, "Mr. Wade, ayon sa entry at exit information ng airport, ang pagpasok at paglabas ng mga pampasaherong flight ay natapos na ngayong gabi. At ang iba ay pawang mga cargo flight. At papasok sila sa daungan sa loob ng susunod na 3 oras. Mayroong 7 eroplanong pangkargamento at ang pagitan ng oras ay napakahaba. Ang susunod na flight papunta sa lupa ay ang Boeing 777 ng Yuantai International Express." Sumagot si Charlie sa mahinang boses bago lumapag ang eroplano, "Suriin natin muli ang impormasyon. Okay, Mr. Wade." Pagkalipas ng 5 minuto, nakita na ni Charlie ang isang mabagal na gumagalaw na lugar ng liwanag sa katimugang kalangitan. Nag-cross-compare siya kay Joseph at ayon sa flight trajectory, walang alinlangan na ito ang eroplano. Pagkatapos, ang lugar ng liwanag ay unti-unting bumaba. Gayunpaman, inayos ng eroplano ang direksyon nito bago lumapag. Lumipad mula sa timog na baha, ginang paliparan hanggang sa hilagang bahagi ng paliparan, at lumapag laban sa hangin mula sa hilagang bahagi ng runway pagkatapos ng 15 minuto. Ang mga mata ni Charlie ay patuloy na nakatitig sa eroplano. Pagkalapag nito, binuksan niya ang reverse thruster, at pagkatapos ay mabilis na binawasan ang bilis sa bilis ng pagtaksi.
Pagkatapos sa patnubay ng guide car, bumaba ito sa track A. Tinagtaksi hanggang sa cargo yard sa timog na bahagi ng airport. Kasabay nito, sinundan ni Charlie ang eroplano na mabilis na tumawid sa dilim. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang eroplano sa B. Hukas na tarmac sa labas ng bakuran ng kargamento. Ilang stevedores ang nagmamaneho ng kargada at pagbabawas ng mga truck at sasakyang pangtransportasyon, naghihintay dito ng maaga. Matapos mabuksan ang pinto ng cargo plane. Ang mga stevedores na ito ay umangat sa gilid ng cabin sa pamamagitan ng liftang at unloadang truck. At pagkatapos na buksan ang pinto, sinimula nilang i-unload ang isan. G-grupo ng mga kalakal na isa-isang nakasakay sa mga papagmula sa cabin. Dahil ang transportasyon ng kargamento ay gumagamit ng isang modular na pamamaraan. Ang lahat ng mga kalakal ay nakaimpake ayon sa board. Sa pangkalahatan, ito ay isang espesyal na aluminyo plato ng 3 metro isa sa 2 metro 4. Ang buong board ay dinadala sa loob ng silid ng makina para sa pag-aayos. At ang buong board ay dinakarga upang mapabuti ang kahusayan sa paglulod at pagbaba ng karga kapag nag-aalis. Ang eroplano ay mabilis na naglabas ng 4 na papag at ang bawat papag ay halos puno na walang maliwanag na abnormalidad. Sinabi ni Charlie sa mahinang boses, sa ngayon, ang mga kargamento na ibinaba mula sa eroplano ay normal at wala akong nakikitang kakaiba. Hindi napigilan ni Joseph na magtanong, Mr. Wade, may tetago kaya sa kargamento ang patay? Matapos maglabas ng espiritual na enerhiya si Charlie para mag-imbestiga, sinabi niya ng may katiyakan. Walang tao sa mga kargamento na ito. Kahit isa sa mga ito ay hindi pa naibaba. Habang nagsasalita siya ay biglang sumimangot si Charlie. Nakakunot noo, hindi niya napigil ang umungol, medyo kakaiba. Ang nakakaramdam ng kakaiba kay Charlie ay upang maibaba ang mga papag na ito. Ang mga sumusunod na stevedores ay talagang nagpapalitan. Sa tuwing ibinababa ang papag sa pababa, kailangan nilang magpalit ng isang tao para umakyat. Sa pangkalahatan, ang bihasang trabaho ay dapat na isang makatwirang dibisyon ng paggawa. Espesyal na kagamitan sa pagkontrol na responsable para sa mga kagamitan sa pagpapatakbo. Espesyal na paghawak na responsable para sa paghawak at espesyal na transportasyon na responsable para sa transportasyon. Ang ganitong uri ng pag-uugali ng bawat isa na nagpapalitan at pumunta sa cabin upang isa-isang ihatid ang mga papag ay kakaiba. Agad na umasa si Charlie sa malawak na kakayahang pangunawa ng aura at natagpuan ang clue. Ito pala ay may 8 tao na nakatago sa cargo compartment ng eroplano sa oras na ito. Kaya lang, ang 8 taong ito ay nagtatago sa dulo ng cabin ng 12-12 metro. At imposibleng makita sila ng outside world. Bukod dito, ang bawat miyembro ng kawanina aakyat upang dalhin ang papag ay makipagpalitan sa isang tao sa cabin. Pagkapasok sa cabin, siya mismo ay nagtatago sa cabin. At ang taong pumalit sa kanya ay lalabas at nagtutulak ng bagong board of goods. Naunawaan din agad ni Charlie ang kanilang nakagawian dahil pinalitan nila ang mga tauhan na ito ng sarili nilang mga tao. Ang mga tauhan na pinalitan ay nakatago sa eroplano. At ang mga pinalitan ay maaaring gamitin ang kanilang mga pagkakakilanlan upang umalis sa paliparan sa isang maringgal na paraan ng hindi nag-iiwan ng anumang record ng pagpasok. Ang mas kakaiba pa ay pagkatapos ng maingat na pagmamasid. Nalaman ni Charlie na kahit na nagpalitan ang mga tao sa loob, ang mga taong pumasok at ang mga taong lumabas ay nakabihis at magkamukha pa nga. Pagkatapos ng mas maingat na pagsisiyasat, natuklasan niya na ang mga taong ipinagpalit. May napaka-realistic na silicone mask na nakadikit sa kanilang mga mukha. Ito rin ay sa pamamagitan ng makatutuhan ng silicone mask na mayroon silang halos kaparehong mga tampok ng mukha gaya ng sa mga tauhan. At halos hindi makita ng mata ang anumang pagkakaiba. Nang makita ito, naisip ni Charlie sa kanyang sarili. Maaaring A ng mga kawani sa mga palipara na ito ay miyembro din ng mahiwagang organisasyong iyon. Di nagtagal, ang huling misteryosong taong pinalitan ay nagbigay kay Charlie ng isang sagot na may mga praktikal na aksyon. Kagad pagkatapos makumplito ang swap sa huling miyembro ng kawani, naglabas siya ng punyal mula sa kanyang cuff. Kagad pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay biglang kumaway. At ang 8 staff na pinalitan ay agad niyang hinarang. Kabanata 569. Sa loob ng ilang segundo, na-neutralize ang 8 tao. Habang napatay ang 8 stevedore, ang mamamatay na naging stevedore ay kalmadong lumabas ng cabin. Pagkalabas, mahusay niyang nilock ang malaking hatch at bumaba sa elevator. Pagkatapos makipagkita sa kanyang 7 kasamahan na bumaba ng maaga sa schedule. Ang 8 sa kanila ay naging mga stevedores at pinalayas ang transport truck. Napuno lang iyon ng mga papag sa maayos na paraan. Sa oras na ito, ang piloto sa Boeing 777 ay nagsimula ng mag-apply sa tore para sa paglipad.
humihiling na lumipad kaagad at bumalik sa Cyprus. Dahil ang orihinal na plano ng paglipad ng eroplano ay babalik kaagad pagkatapos ng pagbaba. Ang Tore ay walang anumang pagdududa at hinayaan ito ng direkta. Kaya't ang eroplano ay nag-restart ng makina. Nagdala ng 8 bangkay at nagtaksi patungo sa dulo ng runway. At hindi nagtagal ay bumangon sa hangin at nawala sa dilim. Kasabay nito, ang 8 peking stevedores ay mahusay na nagmaneho ng sasakyan sa itinalagang entry point. Matapos makumplito ang pagnanakaw at pagkatapos ay strut tingly naglakad patungo sa exit. Sa oras na ito, si Charlie, na nagtatago sa dilim, ay labis na naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bawat isa sa 8 taong ipinadala ng mahiwagang organisasyon para gumanapin. G-Mission ay nasa estado ng kahinahunan at kalayaan. Kung ayon sa sinabi noong Mayo taong 47 para hindi maalala ng mga patay ang lokasyon ng istasyon sa pagpasok at paglabas ng istasyon. Ang organisasyon ay gagamit ng mga droga upang tuluyan silang mawala ng malay bago sila payagang lumabas para gawin ang gawain. Gayunpaman, ang panuntunang ito ay malinaw na hindi naulalapat sa 8 taong ito. Di kaya patay na tao ang 8 taong ito. Mula sa pangunahing Loika, dahil ang mahiwagang organisasyon ay hindi nag-aalala tungkol sa mga taong ito na naaalala ang lokasyon. Ito ay nagpapatunay na, ang katayuan at kahalagahan ng mga taong ito sa organisasyong ito ay mas mataas kaysa sa mga patay na tao. At dahil ang mahiwagang organisasyong ito ay hindi nag-ingat laban sa 8 taong ito sa mga isyong ito. Pagkatapos ay hindi nila kailangang hiramin ang Bergen bilang isang pambuelo. Na nangangahulugan din na ang Bergen ang destinasyon ng kanilang paglalakbay. Para naman sa 8 estevedores na kakapatay lang. Tiyak na hindi sila inosente na namatay. Dahil sila mismo ay nakikipagtulungan sa 8 taong ito upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa pananaw ni Charlie, ang 8 taong ito ay dapat na pansamantalang tumulong sa 8 killer na makapasok sa bansa. Pagkabalik nila mula sa kanilang mga misyon, sila ay ipagpapalit. At pagkatapos ay magagawa nilang kumpol. Ituhin ang lahat ng ito nang hindi nalalaman. At huwag mag-iwan ng mga pahiwatig. Kaya naman, agad niyang inutusan si Joseph na humanap ng paraan para maimbestigahan ang 8 stevedores. Sino ang naka-duty sa airport ngayong gabi? Tingnan ang kanilang mga detalye at tingnan kung saan sila nanggaling. Pagkatapos niyang turuan si Joseph, agad niyang sinundan ang 8 tao at umalis sa cargo yard ng airport. Sa daan, nalaman niyang bukod sa 8 peking stevedores na ito, walang ibang mga manggagawa ang makikita sa paliparan at walang sino man ang nagsuri o nagpapigil sa 8 taong ito na umalis. Ang 8 tao ay matagumpay na nakalabas sa bakuran ng kargamento. Sa sandaling ito, isang purong electric driven na van ang nakaparada sa labas ng bakuran ng kargamento. Ang isa sa K-6 ay naglakad sa kaliwang harapan ng truck, inabot at hinawakan ang tuktok ng mga gulong. Kinuha niya ang susi ng kotse at sa kanya binigyan ng isang kindat ang 7 pang tao at agad namang naintindihan ng 7. Ang lalaking kumuha ng susi ay direktang nagbukas ng pinto ng taxi at naupo. Habang ang isa ay nakaupo sa co-pilot, para sa natitirang 6, diretso niyang binuksan ang pinto S. Ilikuran ang cargo at isa-isa silang tumalon. Kaagad pagkatapos, ibinaba ng lalaki sa taxi ang pasulong na gear. Natapakan ang accelerator at bahagyang nanginig ang katawan ng truck habang umiikot ang mga gulong. Ngunit wala ni isa sa 8 taong ito ang nakakaalam na sa sandaling yuminig ang katawan. Si Charlie, nakasuot ng itim, ay lumapag sa bubong ng van na parang nalaglag na dahon. Walang nakapansin na abnormal. Inapakan ng driver ang accelerator. At ang motor-driven na truck ay nakagawa lamang ng bahagyang pag-ikot ng motor at mabilis na pinaandar ito palabas. Pagkaalis ng sasakyan sa paliparan. Hindi ito nagmaneho sa direksyon ng lungsod. Ngunit nagpunta hanggang Timog Kanluran at pumasok sa mga suburbs sa timog ng Bergen. Dahil sa mahaba at makitid na lupain, karamihan sa lupain ay nasa loob ng Arctic Circle. Kaya medyo mahina ang lakas ng agrikultura. Gayunpaman, ang Bergen ay matatagpuan sa timog na bahagi. Ang panahon ay medyo banayad at ang kalupaan ay medyo patag. Kaya karamihan sa mga suburb dito ay mga sakahan ng isang tiyak na laki. Ang antas ng modernisasyon ng agrikultura sa Kanluran ay medyo mataas. Kaya't kakaunti ang medyo puro komunidad sa labas ng Bergen. At dahil medyo malawak na lugar ang mga sakahan, medyo nakakalat din ang mga kabahayan dito. Ito ay tulad ng isang sambahayan ay 10-10 kilometro lamang ang layo mula sa susunod. Si Charlie, na nakahiga sa bubong ng sasakyan, ay tumingin sa paligid at lalong naguluhan. Ang mahiwagang organisasyong ito ay nagpadala ng 8 mamamatay mula sa libu-libong milya ang layo. At, kahit na pumatay ng 8 airport stevedores, ngunit sila ay nagmaneho ng kanilang mga sasakyan sa isang malaki at kakaunting populasyon na kanayunan. Ano kaya ang kanilang layunin?
Sa oras na ito, biglang bumagal ng husto ang takbo ng truck at biglang namatay ang mga ilaw ng sasakyan. Dahil ang purong dekuryenteng sasakyan ay walang ugong ng makina. Ang pinakamalaking ingay kapag nagmaman. Eho, ito ay ang ingay ng gulong na nabuo ng mga gulong at ibabaw ng kalsada. Pati na rin ang low volume whistle kapag umiikot ang motor sa sobrang bilis. Kapag nabawasan na ang takbo ng sasakyan, mab, iles ding bababa ang ingay ng gulong at sipol ng motor. Kaya ang purong dekuryenteng truck na nakapatay ang mga ilaw sa oras na ito ay halos kasing tahimik ng isang multo sa tahimik na kalsadang ito sa gabi. Kabanata 5,070, biglang naging mas masigla si Charlie, ang mga taong ito ay biglang naging maingat. Mayroon lamang isang posibilidad at iyon ay papalapit ng papalapit sa layunin. Sa oras na ito, narinig niya ang lalaking nakaupo sa co-pilot sa taxi na nagsabi. Mayroon pang 2 kilometro, huminto ka muna at hayaan ang mga kapatid na simulan ang pagkuha ng mga kagamitan. Agad na huminto ang truck sa gilid ng kalsada. At sabay na bumaba ng taxi ang 2 at mabilis na tumakbo papunta sa likuran ng truck. Bahagyang tinapik ng driver ang tailgate gamit ang kanyang mga daliri. At agad na bumukas ang tailgate mula sa loob. Ang 6 na tao sa kahon ng kargamento ay nagbago na sa isang buong set ng kagamitang panlaban sa oras na ito. Ang mga body armor, helmet, at baril ay halos kapareho ng mga kagamitang dala nila noong Mayo taong 47 nang salakayin ng lolo at lola ni Charlie. Matapos tumalo ng 2 sa cargo box ay agad namang iniabot ng iba ang mga inihandang kagamitan. At mabilis silang tinulungang isuot ito. Matapos ang 2 ay armado hanggang sa ngipin, ang lalaking nakaupo sa co-pilot ay nagsabi sa isang seryosong tono. Lahat 2-2, suriin ang kagamitan ng bawat isa. Dapat walang kapabayaan. Sumusunod. Agad namang roomspawn ang iba at pagkatapos ay may tunog ng mga clip na ipinapasok at mga baril na nilalagay mula sa cargo box. Matapos mako, mapunto ang inspeksyon ng kagamitan ng lahat, sinabi ng namumuna. Sa wakas ay uulitin ko ang mga kinakailangan sa misyon sa lahat. Ang hinihiling ng British Lord ay maliban sa target na dapat hulihin at kunin ang buhay. Lahat ng iba ay papatayin. At wala sa kanila ang maiiwan. Naiintindihan mo? Ang iba pang 7 ay nagsabi ng walang pag-aalinlangan, naiintindihan. Seryosong sinabi ng laki, ngayon ang ating malaking swerte. Sa pagkakataong ito kailangan nating hulihin ang mga nakaligtas. Sinasabi na ang British Lord ay naghahanap ng layunin sa loob ng mga dekada. Hindi nakuhain. G. Panginoon ang eksaktong balita ng kabilang partido hanggang ngayon. At itinalaga niya ang mahalagang gawaing ito sa aming mga bantay ng kabalyero. Dapat nating gawin ang lahat at huwag na huwag siyang pababayaan. Ito ang revival ng ating cavalry guard sa harap ng Panginoon, isa itong magandang pagkakataon. Ang 7 iba ay mukhang natigilan at bawat isa sa kanila ay nagsabi ng may pananabik. Huwag kang mag-alala, Commander. Gagawin namin ang aming makakaya at hinding-hindi pababayaan ang Panginoon. Sige. Matapang na ngumiti ang lalaki at sinabing, mga kapatid, gawin mo ang iyong mga tagumpay ngayong gabi. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa driver at sinabing, sik, ayon sa plano, pansamantalang ipaparada ang sasakyan dito. Pwede kang sumilip sa amin. Kung ang misyon ay umuunlad ng maayos, maaari kang bumalik at magmaneho sa gitna. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng driver, okay, Commander. Naiintindihan ko. Tumango ang Commander at malakas na sinabi, okay. Bumaba ka na. Kasunod ng kanyang utos, bumukas ang tailgate ng cargo box at 8 killer na nakasuot ng itim na damit. Armado ng itim na baril at nakasuot ng itim na maskara, ay tahimik. Tumalon sa labas ng kotse. At pagkatapos ay mabilis na nawala sa bukirin sa tabi ng kalsada. Mabilis na gumagalaw patungo sa target ngunit may tahimik na paggalaw. Nakahiga si Charlie sa tuktok ng truck nakatingin sa mga figure ng 8 tao. Handa nang sumama na may dalang mantes para manghuli ng mga sakades na may oriol sa likod. Sa oras na ito, ang boses ni Joseph ay nanggaling sa earphone, Mr. Wade, ini. Mestigahan ng mga subordinate ko ang identity information ng 8 stevedores na naka-duty. At ipinapakita ng impormasyon na ang 8 taong ito ay pawang mga tunay na katutubong mamamayan ng Nordek. At ang mga makasaysayang file ay napakalinis, hindi tulad ng isang taong may misteryosong pagkakakilanlan at hindi kilalang pinagmulan. Gayon din, ang kanilang mga bank account ngayong hapon ay why biglang nakatanggap ng 1,000,000 euro na cash mula sa isang kumpanyang Amerikano. Ang oras upang kumita ng pera ay 1 oras lamang na mas maaga kaysa sa oras kung kailan nag-apply ang eroplanong ito para sa rutang Bergen. Naghihinala ako na sila ay pansamantalang binili na malaking halaga ng pera kaya nakipagtulungan sila sa mga taong ito. Pagkatapos magsalita, idinagdag ni Joseph nga pala, Mr. Wade.
Ang kumpanyang Amerikano na nagbabayad sa kanila ay isang kumpanyang kontrolado ng pamilya ng iyong nakababatang tiyahin. Bahagyang natigilan si Charlie nang marinig niya ito at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Parang ang linya ng aking nakababatang tiyahin, hindi sila natatakot na malantad. At kung maglakas loob silang mag-remit ng ganoong tahasang remittance, malaki ang posibilidad na ang lahat ng mga panganib ay nahiwalay. At natatakot ako na ang linyang ito ay hindi makakahanap ng anumang mahalagang impormasyon sa hinaharap. Sinabi ni Joseph, gayon din ang iniisip ko Mr. Wade. Sinabi ni Charlie, ayon sa timeline, dapat na pansamantalang binili ng mahiwagang organisasyong ito ang 8 stevedores na ito kanina. At pagkatapos ay sa loob ng 4 na oras bago lumipad. Batay sa mga tampok ng mukha ng 8 taong ito. Gumawa ng inverted mask na gawa sa silicone material at pagkatapos ay hayaan ang 8 killer na pumasok ng tahimik sa ganitong paraan. At ang 8 stevedores na ito ay orihinal na gustong makipaglaro sa kanila. At pagkatapos ay madaling nakakuha ng malaking halaga ng pera sa hindi inaasahan kahit na ang organisasyong ito ay handang gumastos ng pera. Hindi ito magiiwan ng sinumang nakaligtas at ang malaking halaga ng 1,000,000 euro sa account ng bawat tao ay kinikita lamang at hindi ginagastos. Pagkasabi nito, hindi n. Napigilan ni Charlie na mapabuntong hininga at talagang maysla ng organisasyong ito sa gawain nito. Ang eroplano nang dumating sila ay kakaalis lang muli at ang impormasyon na iniwan nito sa Bergen Airport ay pagkatapos na ibinaba ng 8 tao ang kargamento. Ito ay umalis at bumalik sa normal at ito ay humandar bago na wala ang 8 tao. So on the surface, walang suspecha. Kahit na sa wakas ay natagpo ang nawawala ang 8 tao. Walang maghihinala sa eroplano. Sa oras na ito, dumating ang boses ni Duncan at sinabi niya. Master Wade, ang cargo plane ng Yuantai International Express sa Nigeria. Kaka-apply pa lang ng flight route na aalis sa loob ng 20 minuto mula sa Lagos, Nigeria. Lumipad sa Gothenburg, Sweden. Kumunat ang noo ni Charlie at nagtanong, dapat nasa tabi ng Norway ang Sweden, di ba? Oo. Sinabi ni Duncan, ang Gothenburg ay humigit kumulang 600 kilometro ang layo mula sa iyong kasalukuyang lokasyon. Nagtanong muli si Charlie, gaano katagal bago lumipad ang eroplano mula sa Nigeria papuntang Sweden. Sinabi ni Duncan, mukhang higit sa 7 oras. Tumango si Charlie, mukhang matapos ang 8 taong ito sa kanilang misyon. Pupunta sila hanggang Gothenburg, Sweden, kasama ang isa pang eroplano. Pagkatapos noon, bahagyang ngumiti si Charlie at pabirong sinabi. Mukhang lilipad ang eroplanong ito nang walang kabuluhan.